gusto to. Pangit ito. Hey, see you again, my dear bros, and welcome to the vlog. So mga bros, ang content natin ngayon is magta-try tayo ng tatlong klase ng BP Killer. Soundcheck natin bawat isa. So, para mapakinggan nyo kung may difference pa talaga pagka naka-open pipe, may BP Killer, or ito klase ng BP Killer na to. So, ngayon, papakita ko muna sa inyo yung mga klase ng BP Killer na isa-soundcheck natin ngayon, mga bros. Okay, mga bros, ito yung mga silencer na itatry natin. Itong long tube na to. May cover siya dito, may cover siya dito. Ang mga butas lang niya is dito, saka dito. Ito yung papunta sa headers natin. Ito yung papunta sa exhaust mismo sa ating canister. Tapos, ito namang isa. Maliit lang siya, pero mabigas siya. Tapos, meron siyang parang strainer. Ayan, kung nakikita nyo. Strainer siya dito. Ano dito. Tapos, ito namang isa. Ito yung pinakasimple. So, sarado siya dito. Ito yung palabas sa exhaust. Ito yung nanggagaling sa headers. Tapos ang mga butas niya, dito lang mga bros. So, itatry natin itong tatlo sa dalawang klase ng exhaust. So, ito yung testingin natin na lalagyan natin ng BP Killer. So, ito yung isang exhaust natin, yung isang project na sa ating previous vlog. Kung makikita nyo kung saan natin, kung paano natin pinakabit, kung saan natin pinakabit. Ito yun. So ngayon, meron pa tayong isa na plano natin na ipalit dito sa ating isi project. Ayan, ito yung MIBB. So maririnig nyo pareho ito ngayon mga bros, kaya dyan lang kayo. Pero bago ko iparinig sa inyo, hindi mo nakalimutan mag-like, mag-comment kayo, and then subscribe sa ating YouTube channel mga bros. Okay. Okay, so sa episode natin na to, kailangan natin ng T40 Star Allen key tsaka wrench na number 12 para sa Yamaha XSR. Okay. So para tanggalin natin itong ating si project, kailangan din natin na cable wire para patanggal natin ang spring kung wala kayo na spring cooler. Ito, pakita ko sa inyo. So, lagyan mo lang siya dyan. Saka mo lang hilahin para makuha mo yung spring. Ayan. So, ganyan kadali mga bros. Tanggalin natin yung spring. Tapos, dugan natin yung Allen key. So mga bros, ngayon, ipaparinig ko na ulit sa inyo yung open na si project. Kapit natin. So mga bros, ito yung sound ng walang silencer. Open siya. So ito, pakinggan nyo. Unahin natin tong plain lang, yung sarado, open dito, tapos may mga butas lang siya. So ayan, nakapit na. So, sound check ulit tayo mga bros. Thank you.
mga bros na medyo nabawasan talaga yung lakas ng sound niya mga bros. So ngayon, te-testingin naman natin tong mahaba. Ayan, testing natin. Soundcheck ulit tayo mga bros ha. Ngayon mga bros, try naman natin tong merong strainer. O ano sound ito? Sound check ulit tayo mga bros, pangatlo na to ah. Ito, mas humina siya. Dito naman, humina din siya pero nawala yung base ng ating exhaust. Pero dito sa DP Killer na merong strainer, konting-konti lang yung nabawas na tunog sa lakas. Pero mas lumabas yung bass ng ating S project na exhaust. So, yun ang result mga bros. Dito sa tatlong silencer na to. Ngayon, i-sound check naman natin yung isa nating exhaust na MIBB. Okay. Alright, so dito naman tayo ngayon mga bros. I-sound check natin to na open. Ayan, open. So ito na. Testing natin kanina, testing ulit natin ngayon. So, unahin ulit natin to, pinaka-plain na silencer. So, ito na, sound check.
check ulit tayo. Pangalawang di pigilan. Mas okay to. Mas okay to, mahaba. Ito yan mga bro. Tandaan nyo ha, tsura. So ngayon, itong last night soundcheck natin, ito ulit merong strainer. Right. So ayan, tignan natin mga toto ah. Natin yung TV killer na merong strainer sa itong MIB na kakabit na natin. Ito yung gagamitin natin mga bros. Ganda. So narinig yun mga bros yung mga sinoundcheck natin na TV killer at saka yung dalawang X5 na nakuha natin. So ito yung dalawang extra na TV killer na tinestig natin. Ang napili natin is yung merong strainer. Ito yun, plus natin yung strainer. Mas bassy yung sound niya. Talagang mas nakuha na ilabas niya yung ganda ng tunog ng ating exhaust. Kaya mas pinili natin yun. Kaya, so mga bros, so sa mga nag-comment noon na nagtatanong kung ano ba yung tunog, kung ano ba ang tunog pag may DB killer or silencer na tinatawag, at kung nagtatanong din kung okay pa sa LTO basta may silencer, sa tingin ko naman hindi naman siya sitahin. Hindi ko sinasabi na pwede sa LTO, so lilinawin ko mga bros ha? Hindi ko sinasabi na pwede sa LTO yung mga upgraded exhaust natin. Sinasabi ko lang pag may silencer, hindi siya ganong kaingay, hindi siya yung nakakainis na tunog na parang yung mga ilang umupunit ng kalsada. Yung sa atin, isa lalo sa ating mga riders na mahihitan ito. Music sa ating mga tenga, yung mga ganyan. Lalo na kung pagagandahin mo yung tulog niya. So, hanggang dito na lang tayo mga bros. Mag-like kayo, mag-comment kung meron kayong mga tanong. At syempre, mag-subscribe kayong lahat. Subscribe kayong lahat mga bros. And, thank you. God bless everyone. Ride safe. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video.